Tuloy naman ang vaccination drive sa Davao City sa pagbubukas ng panibagong taon. Mga fully vaccinated sa siyudad, higit 87% na ng target population. Si Hana Salcedo sa Italia, rise and shine, Hana! Isa si Merry Chris sa mga Davaoenyong sinalubong ang bagong taon sa pamamagitan ng pagpapabakuna contra coronavirus. Maaga siyang pumunta sa People's Park Vaccination Hub para sa pagtanggap ng single shot Janssen vaccine. Karoon lang eh, karoon pa man nakahiga yun. Bantay magubata. Ngayong 2022, nagsa pa rin ang mga nagpapabakuna sa site. Lalo na't bukas na ang booster shot mula sa A1 to A5 priority groups o 18 years old pataas. Very important, knowing what is happening now, kailangan mag-booster shot talaga. Kung pwede lang, may fourth shot, okay. Marami rin ang nag-avail ng drive-through vaccination, lalo na ang mga senior citizen dahil hindi kailangang bumaba sa sasakyan ang babakunahan. Samantalang sa isa pang vaccination site sa Barrio Obrero, Davao City, mas marami ang nakaschedule para sa second dose sa unang araw ng kanilang operasyon ngayong 2022. First at second dose muna ang kanilang ina-administer. Wala rin munang schedule ngayon para sa bakuna nights. Temporarily, wala sa tay bakuna nights. Further announcement na lang kung unsa ang update nata sa bakuna nights. Sa datos mula sa vaccination cluster as of December 31, 2021, mula sa higit 1,299,000 na target population ng Davao City para sa herd immunity, mayroon ng 94.64% o 1,230,245 na nabakunahan ng first dose, samantalang 87.51% o 1,137,586 ang naka-second dose na. Dapat ang target na yung daily target and ang balance sa previous day dapat i-add on to siya sa next day sa target para gyud ma-achieve nato ang 1,299,000. Sa ngayon, patuloy din ang panawagan sa mga kwalipikado ng magpa-booster na wag nang mag-atubili pa lalo't may banta ng Omicron variant. Mula rito sa Davao City, Hana Salcedo para sa Bayan.